Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Ko World Channel. Amazing. So, yun for today, panibagong araw, panibagong kwento na naman, and yun, as you can see, hindi na po tiger background ang aking background, but very, very big yellow flower background. So, nagbabalik na po ang ating color red background. But, yun na nga. So, sa Luista na naman tayo. But, kasi, pagkikwento na naman natin ngayon ang isang portion ng Daddy Cool World. Ang Daddy Cool. Yon, mag-re-re-talkan na naman po tayo. And for today, ang naisip ko ay hindi pala, yung researcher pala na researcher, ang napag-isip-isip ko na pag-usapan natin sa Daddy to Girl Talkan for today is gaano nga ba kalaki ang dapat mong ibigay kapag nagmamahal ka. Yan. Gaano kalaki ang dapat ibigay kapag nagmamahal ka? No? So, yun, maraming makaka-relate dito. Lalo na sa mga naglalabo na relasyon. No? So, sa mga nagtatanong na sa mga sarili nila kung dapat pa bang nilang ituloy ang kanilang mahiwagang relasyon. No? Sa, nasa ngayon, nawawala na ng fire. No? So, yun. Sigurado maraming makaka-relate dito sa topic. So, kwento lang tayo. And yun na nga, no? So, gaano nga ba kalaki? Hinawakan ko na yung mic ayan. Kasi para marinig ako, no? At saka may hangin din. Para hindi na ako mag-effort na maglakas masyado ng boses. No? So, yun na nga, no? So, gaano nga ba kalaki ang dapat mong ibigay kapag nagmamahal ka? No? Actually, medyo mahirap din sagutin kasi yan. Depende rin yan sa kung ano yung experience mo sa mga past relationships mo, so sa mga nakikita mo, no? Kasi mayroong mga tao talaga na nagde-depende doon sa mga nakikita nila. Like for example, meron silang mga kaibigan na bitterness, overload, no? Sa mga exes nila o sa mga about sa pag-ibig. Yan, no? So, kumbaga, itong mga taong to, parang medyo natatakot sila. Dahil na kapag medyo marami silang naririnig na mga ganito, si lalaki, ganyan, lulukohin ka na, mga ganyan. So, para naapektuhan yung ano nila, yung idea nila o yung belief nila sa kung ano yung love. Diba? So, medyo hindi rin kasi maganda na ganun. Hindi mo naman din kasi malalaman yung magiging takbo ng love life mo eh, di ba? Yung relationship mo sa kung sino man, di ba? No? So, for me, dapat kasi, yan mo, i-assess mo yung sarili mo kung hanggang saan mo kaya. Diba? But, personally ako, naniniwala ako na dapat kapag nagmahal ka is 99%. Katulad ng nabanggit ko sa mga previous na retokan, yun, kapag nagmahal ka, dapat 99%. 99%, kung pagmamahal mo yun sa taong yun, and then, yung 1%, yun yung gagamitin mo kapag nasaktan ka niya, sinasadya man niya o hindi, yun yung gagamitin mo para pagkatiwalaan siya ulit. Although, hindi kasi nasabi na 100% na makakapagtiwala ka ulit dun sa taong na nakit sa'yo, no? Or nakasakit sa'yo. Di ba? Kasi dalawang uri yun eh. Merong sinadya at meron din namang hindi sinasadya. Di ba? Pero paano mo nga ba malalaman na sinadya o hindi sinadya yung isang pagkakamali? Di ba? Ang tulad nga ng sinasabi nila na di ba? Choice mo yun. Di ba? Choice, may choice ka
may choice ka actually na piliin yung tama sa mali. Diba? Yung tama sa mali. Tama. May choice ka. Diba? May choice ka ngayon. Kapag may choices ka, magde-decide ka ngayon kung alin doon ang pipiliin mo. Diba? So parang medyo komplikado. No? Choice, tsaka decision. Ano? Yung choice kasi, choices. Diba? Yung mga pagpipilihan ka, dalawa lang naman yan. Diba? Tama o mali. Diba? Kung magluloko ka o magiging loyal ka or ano, or what. No? Kung, kasi, iba din kasi yung ano, kung minsan din kasi, paano ba? Paano mo ba mahal? Kasi, basta, decision mo yan. Diba? Kasi, yung pagkakataon kasi, parang lulukohin ka nyo. Diba? Kumbaga, yung wala na hinahanap mo, ay biglang darating sa ibang tao. No? So, ngayon, magkakaroon ka ng choice. Diba? Choice mo na mag-stay o choice mo na magloko. Diba? Pag pinili mo yung magloko, ayun na. Diba? Yun na magkakaroon ng problema. And then, nasasabi mo, aksidente ang lahat kapag nahuli ka. Diba? Hindi mo sinasadya. Yung ganun. Diba? Parang, ewan ko ba kung ano pumabasa sa isip ng tao. So, yun yung mga factors na nakaka-apekto sa porsyento ng pagmamahal na pinag-ibigay. Yung iba naman kasi based on own experience. No? So, ang taas na lang may. Pero okay lang. So, retokan tayo dito. No? So, meron kasi mga tao na palagi nasasaktan. Diba yun na yung mga bitterness overload na palagi na lang na kapag meron silang karelasyon, naluloko sila. Hindi nila alam kung aling ginagawa nila. Diba? Hindi nila alam. Or, alam nila, pero hindi nila napapansin. No? So, kasi, ito mga tropa ko lang. Kapag nakikipag-break kayo, mawa mo, dalawa, tatlo, yan, kung ilan man, i-assess nyo yung sarili nyo. Diba? I-assess nyo kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit kayo iniiwan o niloloko. Baka naman kasi sa inyo yung problema kaya ganun, no? Or talagang lokohin lang kayo, kinukuha lang ng mga lalaki or babae yung gusto nila sa inyo, ganun, no? So, i-assess nyo yung sarili nyo kapag pare-parehas na lang yung dahilan kung bakit kayo niloloko or iniiwan, sa inyo na yung problema, di ba? So, huwag nyo kasi sa ibang tao yung kakulangan nyo. Diba? So, ugali nyo yan, di ba? Ugali nyo yan. Tulad nga nung palagi kong sinasabi, ugali nyo yan. Di ba? But, meron pa yung choice na baguhin yun or what. Kung, kasi, eto, kurintoan tayo, ha? Walang plastigan. Kasi, ang thinking nating mga tao, no? So, ang gusto natin, yung taong tatanggapin tayo. Diba? Kung anong ugali natin, kung anong meron tayo, yun. Yun yung thinking natin na ano ba? Na true meaning ng pagmamahal. Oo. Makita mo yun, talaga. So, but, i-assess mo rin yung sarili mo. Diba? Paano kapag ang ugali mo ay napakapungangera mo? To the point na lahat na lang ng bagay, inaano mo? Paano ba? Parang wino-worsen mo. Worsen? Tagong word yun. Hindi, parang lahat na lang ng bagay sa'yo, masama, ganyan, galit ka lagi. Basta yung ganun, diba? Meron kang choice na baguhin yun. Diba? So, lalo na kapag palagi na lang ganun yung dahilan, diba? Palagi. Kasi naman, meron talaga, lalo na kapag na-fall in love sa'yo, meron at meron tatanggap talaga ng ugali mo. Diba? Pero hindi lahat, hindi ka agad darating yun. Diba? Hindi ka agad darating yung ganung tao. Minsan, hindi siya dumarating. Diba? Kung ang ugali mo na gusto mong patanggap dun sa lalaki o babae na magpapamahal sa'yo, makakasira din naman ng relasyon mo. Diba? So, why not
i-change mo yun. No, hindi naman totally tanggalin mo sa ano mo since ugali mo nga yun. So medyo was mo nga sa mga yan. Ganun. No, so, yun. Yun yung mga tinitingnan ko yung factors. Eh. Kasi medyo nagiging one-sided lang din pang mga tao. Diba? Pang mga tao sa kung gaano man dapat ang ibili nila sa kapag nagmamahal sila. Diba? Meron kasi na talagang minimal lang kung magmahal. Meron mga talagang 100%, talagang wala nang tinitira sa sarili, kaya kapag nasaktan, talagang wasak na wasak. Wasak na wasak. So, yun nga, di ba? Sinasabi naman din na kapag magmamahal ka, magtitira sa sarili mo, which is correct. Di ba? Si Lord lang naman yung makakapagbigay ng 100% plus, kaya ka pa rin yung patawarin. Di ba? So, tayo, mga tao, kapag nasaktan tayo, talaga namang tagos, lalo na kapag talagang minahal mo ng sobra-sobra yun, tapos biglang niloko ka lang, sinaktan ka lang, diba? Yung talagang, yung parang titigil na yung mundo mo, gusto mo nang mawala sa mundo, ganun. No? So, para sa akin, ha? Kung magmamahal ka, maganda rin na magbigay ka ng malaki doon sa taong yun. Diba? But, don't forget, na kasi kapag nagmamahal ka, nandiyan yung diwala, paggalang, yan, pag nagmamahal ka, yan yung mga kasama eh. Diba? So, binibigay mo yung tiwala mo, binibigay mo yung respeto mo, paggalang mo sa tao, no? So, ganun. Diba? So, ikaw, depende sa'yo kung gaano kalaki ang dapat mong ibigay, diba? But, syempre, huwag kang aasa na ang ibang tao o yung taong mamahalin mo ay ibibigay sa'yo ng equal yung binibigay mong pagmamahal. Diba? So, kapag in love ka kasi, hindi mo na rin masyadong maiisip na okay na dapat ganito niya ako mahalin, dapat ganito niya ako mahalin. Kasi kapag ganun ang thinking mo, mag-expect ka ng mag-expect doon sa tao mo. And then kapag hindi niya na hit, hindi niya na achieve yung percentage ng pagmamahal na hinihingi mo, ay na binibigay mo, mabuboard ka, ganyan, so maghahanap ka rin ba? And then, ito pa, yun pa yung magiging dahilan kung bakit ka makipagdiwalay sa kanya. Diba? Which is unfair. Diba? Unfair talaga. Marami akong mga nakikita o marami akong kakilala na ganun. For many years, diba? Tinatanggap nila yung ugali kasi mahal nila eh. Diba, tinatanggap nila yung ugali, nagbibigay sila ng ganitong percentage ng pagmamahal, no? So, tapos, kapag nakahanap sila ng iba, no? Nakahanap sila ng iba, yung mga tinanggap nila, na sinasabi nilang tinanggap nila, yun yung ginagawa nila ngayon dahil kung bakit sila makikipagtiwala. For example, yung gawa si babae, yan. Si babae, tinanggap niya na hindi sweet yung boyfriend niya. For now, hindi sweet. Hindi masyadong nag-I love you. Hindi, parang cold, ganyan. For many years, 5 years, 10 years, many years. Tinatanggap niya yun. No? Tinatabi niya sa sarili niya, tanggap niya, mahal niya eh. Diba? And then, one day, biglang may dumating na ibang lalaki sa buhay niya. Medyo nagkahiwalay na sila. Sumbawa, magkasama sila sa school, magkasama sa work, no? And then one day, nagkahiwalay sila. Nagkahiwalay sila ng school, nagkahiwalay ng office. And then, suddenly, may tumating na ibang guy. Diba? Ibang guy. Tapos, doon niya nakita yung mga hinahalap niya. Pagiging sweet, pagiging maalalahanin, maalagain. Yung hinahanap niya na sinasabi niya tinanggap niya doon sa boyfriend niya. Diba? Tapos nung bigla niya marirealize na wala na. Diba? Yun na yung palaging tumatakbo sa isip niya na bakit siya ganito, hindi ganyan, hindi ganito, hindi ganyan. Hanggang sa mag-decide na siya na dito na lang ako sa ibago. Kasi ito yung sweet, ito yung gentleman, ito yung palaging ano sa akin, nag-aalala sa akin, yung tulad ng boyfriend ko for many years.
di ba? Hindi man lang niya ako binigyan ng ganito, hindi man niya ako pinalala ng ganito, di ba? Which is unfair doon sa lalaki. Di ba? Unfair. Sobrang unfair doon sa partner niya na ganun. Ang sinasabi mo, for many years, tanggap mo, di ba? And then one day, may darating sa'yo na ibang tao na yung qualities na yun, hinahanap mo, ay nandun sa taong bigla mong iwanan yung present. Diba? Napaka-unfair. So, kung kayo magmamahal, palagi nyo i-assess yung sarili nyo. And then, dun nyo ibabase kung gaano kalaki ang ano. Diba? So, hindi ako na mamlastic na ibigay mo ng buo kapag namamahal. Hindi. Diba? Hindi. Mga hipokrito. Mga hipokrito na nagsasabi no, na ibigay mo ng buo ang pagmamahal mo. Diba? Tapos kapag nasaktan ka, tapos magmamahal ka ulit. Hindi po, mga tropa ko, no? Mahirap gawin yun. As I have said na tao lang po tayo, no? Tao po tayo. Yan, so yung mga ganun, ideal yun. Pero hindi lahat. At actually, counting lang yung nakakagawa nun, no? Yung talagang malalakas ng loob. But kapag ikaw normal na tao, eh hindi mo talaga magagawa yun. So, for me, before you decide on how much you will give to the person, i-assess mo muna yung sarili mo. Baka naman baba ka ng baba ng bigay, eh ikaw naman pa sa sarili mo, may problema ka. Ba, o kaya, bigay ka ng bigay ng marami, eh hindi mo naman pala kayang tanggapin kung magiging consequences. No, so, sa panahon kasi ngayon, talagang mahirap na talagang mahanap ang true love. At hindi na, siguro, ang true love eh, yun, pagmamahal ni Lord sa atin, pagmamahal ng magulang sa anak, ganun yung mga true love, unconditional love. But, pinitokan nga ito, no? So, medyo, mahirap talaga mahanap ang unconditional love. Diba? Or, medyo bihira na dumating ang unconditional love. Kung minsan pa, nandyan na siya. Nandyan na, yung unconditional love na hinahanap. Pero, hindi mo pa mararamdaman. So, marirealize mo lang yan talaga kapag bigla mo nawala. Diba? Marami nagsisisi sa uli. Ano ka namang magsisi ka sa una. Diba? No, so, yun lang. For me, assess yourself, di ba? And then doon mo i-base kung gaano ka kalaki magmahal, di ba? So sa mga ano po diyan, no, sa mga naniniwala na dapat malaki ang binibigay mo sa pagmamahal, I respect everything, I respect all your ideas, but for me it's always based on yourself. Diba? Hindi ka po Diyos. Hindi ka po ano, tao ka po. No? So, lagi mong i-expect na pwedeng mangyaring ganito. Huwag kang mag-i-expect na palaging perfect ang buhay mo. Diba? Yung iba kasi na feeling nila kapag nainam sila ng todo, eh yun na, forever na yun. And then, just a snap. Wala lahat. So, kapag nagmamahal po tayo, don't expect na it is impossible na masaktan ka ng taong yun, di ba? Always think na kapag nangyari man yun, eh kaya mo siyang patawarin. Yun dapat ang idea mo, di ba? Huwag mong iisipin na hindi kanya sasaktan. Never ever na hindi kanya masasaktan kasi masasaktan man kanya. Diba? Hindi man sa ganitong bagay, hindi man sa pagluloko, eh may mga bagay kasi hindi lang naman yung pagluloko eh, di ba? May mga ano na ma-discover mo na ganito, ma-discover mo na ganyan, di ba? So, may mga ibang factors na makakasakit sa'yo dun sa taong mahal mo. Pero, kapag mahal mo talaga yung taong patatawarin at patatawarin mo siya. Right, God? Di ba? Iniligtas niya tayo. Yun yung pagmamahal, di ba? So, dapat ikaw, i-assess mo yung sarili mo kasi si Lord naman, eh, syempre,
ano natin yan eh. Diba? So, kaya niyang ibigay 100% mo din, patatawarin ka pa rin niya kapag nagkasala ka sa kanya. But, syempre, kung babalik ka and sincere ka, diba? Sa pagsusorry mo, eh, patatawarin ka niya. Ganun din yun. Ganun din yun kapag nagmamahal ka ng ibang tao. Diba? Kapag nasaktan ka, tapos bumalik siya, and sincere naman siya, nangako siya na ano, diba? Na magbabago na siya, eh, dun yung patatawarin mo. But, ito na namang hibat na naman, diba? Baka kasi meron namang mag-bash. Diba? Paano kung paulit-ulit? Diba? Pwede paulit-ulit mo lang siyang patawarin. Diba? Meron magsasabi na naman dyan, napapagod ka rin. Oo, mapapagod ka. Diba? Pero hindi ka susuko. Diba? Pwede kang magpahiya. Diba? Pwede hindi mo muna siya kausapin or what. Diba? Pero kung mahal mo talaga, magpapahinga ka lang pero patatawarin mo pa rin siya kung babalik siya sa'yo. Diba? Pwede kang mag-set ng standards na excuse me. Pwede kang mag-set ng standards ng ganito dapat ang gawin niya, dapat ganito, dapat ganyan. Diba? So, nasa sa'yo talaga yan. Diba? As I have said, i-assess mo palagi ang sarili mo before you love or before you love again. Diba? So, yung bigat ng pagmamahal po. Yung bigat na pagmamahal, eh, nasa sa'yo. Diba? So, hindi, walang makakapagdikta sa'yo kung gaano kalaki ang dapat mong ibigay for as much as kaya mong tanggapin ang mga consequences ng mga decisions or mga magiging results ng pinili mong decision. Hanggat kaya mong tanggapin or sa sarili mo kaya mong tanggapin, eh, go for it. So, ikaw lang makakapagbigay niya. But for me, yun nga, 99% and 1% para patawarin yung tao. So, ang haba na nagpunit ko. So, yun. So, sana nabigyan ko kayo ng idea kung paano nyo i-assess ang sarili nyo. So, kung gano'ng magkalaki ang bibigyan nyo pagmamahal sa tao. And yun. And John, thanks for watching for today's video and I hope na nakapagbigay ako ng idea sa inyo, no? So sa mga broken hearted dyan, eh huwag niyong patuloy ng mundo niyo, diba? So kung gusto niyong bawasan, gusto niyong dagdagan yung bigat ng pagmamahal na dapat niyong ibigay, eh nasa sa inyo kaya, no? So sa inyo, but hindi ko sinasabi na kasi ito talaga eh. Diba? Yung realidad ng buhay na talagang darating at darating sa'yo na sasaktan kayo. Diba? Sasaktan ka. O kaya walang darating sa'yo talaga na jowa. No? So, kahit jowable ka. Hindi, fan ko ako ng being sentiments. Jowable. Yan. No? So, yun. Palagi i-assess nyo yung sarili nyo. Diba? Kasi sa inyo naman yan. Sabi nga nila, diba? Love yourself first before others. Diba? So, i-assess nyo yung sarili nyo sa kung gaano kalaki ang pwede nyo ibigay. Diba? Kasi rin-talkan tayo dito. No? Huwag po tayo magpa-hypocrite na kapag magmamahal ka, magmamahal ka lang. Diba? So, hindi mo na iisipin yung sarili mo na ganun. At huwag din po natin iisipin na hindi tayo kailanman nakasaktan o lolokohin, di ba? Na imposible yan. No. It is never ever happening. It is never ever impossible. Everything is possible in this earth. No? Everything is possible. So, hindi ko naman din sinasabi na walang forever. Diba? So, I believe in forever, no? Eternal life. Yan. So, yun nga. Kung magmamahal kayo, palagi nyong ide-depende sa kung ano ang kaya nyo ibigay. Diba? Paano ba? Gano'n ba nga ba? No? So, kung gano'n ibigay kung 40%, 50%, eh.
di ba? Kung medyo play safe kayo, sige, go. Di ba? For as long as, ano yan eh, pag nandun ka na sa proseso nung nagmamahal ka na, kayo na, ganyan, eh, doon mo mararamdaman na lumalaki na or nababawasan yung pagmamahal na binibigay mo. But, for now, na wala ka pang, hindi, wala ka pa sa isang relasyon, eh, i-assess mo pala yung sarili mo. Diba? Pwede mong mahal. Pwede mong umase dun sa pagmamahal na binibigay mo sa magulang mo, sa kapatid mo, although hindi yan mapapantayan eh. Diba? Hindi yan mapapantayan. Diba? Pwede kang kumuha doon ng standards. Diba? So, kung takot kang masaktan, babaan mo. Kung hindi naman, doon lang. Diba? So, but never ever kasi na naiisipin nyo na hindi kayo pwede lokohin ng ibang tao. Pag hindi lang talaga ang mapanlo sa inyo is si Lord lang. At kayo, sarili nyo. Diba? So, yun. Yeses lang sarili, and I know na marami dyan mga bitterness overload na magko-comment down below kung mapapanood naman to for the next day, for the next year, yun. Comment lang down below and sana umabot kayo. Panoorin nyo yung buong video para ma-assess nyo yung mga pinagsasabi ko, no? So, yun. Ito, ano ko lang naman sa sarili ko, ito yung mga basihan ko. No, so, yun. Comment ka lang down below kung anong thinking yung mga pinagsasabi ko. Violent reaction, okay na ko. Pwede kung gusto nyo akong murahin, kung ano kayo, kung against kayo sinabi ko, okay lang. Comment ka lang down below. So, yun. Thanks for watching ulit sa Daddy Cool Will Talk for today. And marami na lamang nakarelate dito. And yun. Sana nabigyan ko kayo ng linaw kahit konti sa buhay mo pa. So, yun. Thanks for watching ulit, and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs. No? So, yun. See you when I see you, and bye!